Kayo po ay dadako sa ating pagbibigay. Ang favorite po nating lahat. Di po ba? Makipagbukas po tayo sa Luke 21:4. Yung verse na ito, maraming beses na po inuulit dito. Yung mga taga-kingdom, alam na po ito. Hindi ko po alam kung bakit ito pa rin ang na-quiet time ko. Kasi sa Bible, dalawang beses din po ito inulit. Sa Luke and Luke 21 at Mark 12. Pero ano, basahin po natin sa Luke 21. Ang sabi po ng Lord, sa kaniyang pagtingala, nakita ni Jesus ang mga mayayaman na naghulog ng kaniyang mga kaloob sa kaba ng yaman. Nakita rin niya ang isang dukhang balo na naghulog doon ng 2 sentimos. Sinabi niya, sa katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong ito ay naghulog ng higit kaysa lahat. Ito ay sapagkat mula sa kanyang karumahaan ay inulog niya ang lahat ng kabuhayan. Ang mga mayaman, ito ay naghulog ng mga kaloob sa Diyos mula sa mga labis nila. Naunawaan po ba natin? Yung part na lang yun, mauunawaan din natin po ito. Sabi po rito, yung dukhang balo, ibig sabihin, mahirap siya, o kaya wala po siyang asawa. At mahirap. Naintindihan po natin, mahirap. Pero, hinulog niya ang lahat sa kanya. Wala po siyang itinira sa kanya. Ibig sabihin, nagtitiwala siya sa Diyos na ibabalik ng Lord ang lahat ng inulog niya, lahat ng kabuhayan niya, 2 sentimos lang yon. Pero, yun na lang po yung pera niya. Sapagkat ngunit yung mayayaman, nagkulog lamang ng labis. Yun po yung ayaw ng Lord, yung maghuhulog tayo sa offering, yung labis lang. Minsan sabi ng Diyos, meron po tayo ngayong sacrificial giving for our anniversary. Ang una pong sumagi sa isip ko yung sacrificial giving. Yung hindi yung labis lang, kundi kung ano yung sa'yo, i-offering mo sa church or para kay Lord, para magamit ng church, para ipalaganap ang salita ng Diyos. Yun po yung unang umano sa isip ko. Kaya kahapon, sabi ko po sa nanay ko na naiwalan ko ng grocery. Sabi naman ni nanay, bakit? Sabi ko, magsasacrificial giving ako. Tapos sabi yun, pwede namang ano yun eh, pwede namang kulog-kulogan yun. Sabi ko niya, parang naging sacrificial giving yun kung uhulog-hulogan natin. Eh, parang hindi ka nag-sacrifice kasi uhulogan mo, di ba? Tama mo ba? Ayun. Kaya sa atin, yung sacrificial giving, talagang magsasacrifice ka for the meantime, sa kayo lang. Pero ipabalik din naman sa iyan ang sobra. Sobra-sobra. Yung labis na natanggap ko ng pera, yung labis, inuna ko po na si Lord. Yung labis, yung konti na lang yung sa akin para pamasahe ko araw-araw, papunta rito. Yun, tapos yung pampayad din ng ilaw, nagkataon na pampayad ng ilaw, hindi naman pwedeng i-ano pa yun kasi baka maputulan ng ilaw. Pero ipinigay ko yung best ko, sacrificial giving talaga. Tayo po ba magsa-sacrificial giving tayo ngayon para sa ating church anniversary? Sino po sa atin yung magsa-sacrificial giving? Maglista na po tayo. Ibabalik din naman po ni Lord lahat ng ating pagsasakripisyo. Kunyari, 100 na lang nasa wallet natin. Yun na lang po yung ano natin. E di, ibigay na po natin. Yun po yung pagsasakripis natin para sa Diyos. At yung number 2 po na pumasok sa isip ko, yung kinalugdan ka ng Diyos. Kasi yung babaeng balo, kinasiyan siya ng Diyos. Natuwa talaga sa kanyang Diyos sa ginawa niya. Dahil ibinigay niya yung lahat, bagamat yun na lang po talaga yung pera niya, ibinigay niya pala. Hindi katulad yung sa mayaman, kung ano lang yung labis, yun lang yung ibibigay niya, ibibigay nila. At yung pangatlo pong na pumasok po sa isip ko, na lagi ko pong naalala, yung give and it shall be given unto you. Una po tayong magbibigay sa Diyos. Una po kasi nagbigay sa atin ng Diyos, binigyan tayo ng buhay ng Diyos, dapat lang ibalik natin. At sa pag ibinalik natin yung
para sa kanya, bibigyan ulit tayo ng Diyos. Tama po? Ayun po yung pangatlong pumasok sa isip ko. At yung pangapat po, mahal tayo ng Diyos. God's love us, therefore we should love our God also. Mahalin po natin ang Diyos sa higit sa buhay natin, ang higit sa ating sarili, sa pamilya. At gawin natin po siyang priority ng buhay natin. Kunyari, naglilingkod tayo sa Diyos. May sideline tayo. Uunahin natin yung sideline natin. Diba hindi? Dapat muna yung... Dapat natin tapusin sa church bago yung sideline natin. Tama po? Dapat unahin natin yon. Or pag maglilingkod tayo, dapat tuloy-tuloy. Kahit saan tayo pumunta, kahit pumunta tayo ng ibang bansa, dapat ituloy natin yung kung ano man ang ginagawa natin dito. Lalo na ang ating pagbibigay. Napaka-importante po yan. Diyan po nakasalala yung ating pagpapala. At diyan po natin ipinapakita sa Diyos na mahal natin siya sa ating pagbibigay. Ayun po yung sa aking quiet time na sabi nila, pagkaman maraming beses na ito inulit, parang may bigyang tingin para sa atin, sa ating mga pagbibigay. Tayo po ngayon ay magbigay at ilista po natin yung sacrificial giving natin kung kailan po natin ibibigay. Ang lipon ng Diyos, nagsasacrificial giving din. First fruit, what more tayo, di ba? Tayo yung mga follower, tayo yung mga leader. Siyempre, dapat sumunod din tayo sa Kanya. Ibigay po natin, ilagay po natin yung ating offering bucket para sa ating pagbibigay. Ang nakaraan buwan kasi, may birthday po yata ng lingkod ng Diyos. Nagregalo po ako sa Kanya ng cellphone. Tapos, ayun, yung nagregalo po ako sa Kanya yun, parang naman po ako hindi nakapalit. Tapos, pero pinalitan po ni Lord. Alam niyo po yung pinalit niya, binigyan po ako ni Lord ng brand new na laptop na touchscreen. Tapos may, magkakaroon din po ako ng cellphone. Yun po yung ano sa akin ni Lord regalo. Pero yun po ha, nagbigay lang po ako ng isa. Ang ipinalit po sa akin ni Lord, dalawa. Kaya sa susunod na magre-regalo ko sa lingkod ng Diyos, kay Pastor, siguro dalawa na. Basta lagi lang po unahin natin ang Diyos at ang lingkod ng Diyos at ang ating church. Bahala na po si Lord yung magbabalik sa atin yon. Hindi natin alam kung paano niya ibabalik, pero in a mysterious way na hindi natin alam, ibabalik po sa atin yon. Huwag po tayo mag-alinlangan, hindi ibabalik yon. Ibabalik niya po yon kahit anong mangyari. Hindi po late, hindi po advance sa tamang panahon. Yun po yung natutunan ko sa lingkod ng Diyos at sa aking binabasa sa Bible, na sapat ang Diyos sa mga pangako niya sa buhay natin at sa mga mahal natin sa buhay. Tayo pong lahat ay mukha at pumikit, ipanalangin po natin ang ating mga ibinigay at ating ibibigay. Lord, maraming salamat po sa aming nalikom, sa mga salipi, Lord, na nawa po, Lord, magamit po ito sa tama at sa makatwiran, Lord, na pagkagamit na sa inyo lamang po, Lord, na may tataas po namin, Lord, ang pangalan nyo sa paggamit ng salaping ito. Lord, ang mga nagbigay, i-bless nyo po. Ang mga pusong may nais pa magbigay, Lord, i-bless nyo po sila, Lord, ng higit sa kanilang inaasahan. At para po, Lord, na maibalik po nila, Lord, sa inyo pagpapalang inyong ibinigay sa kanila at maging daan po, Lord, sa kanilang pagyaman, sa kanilang pag-unlad, Lord, sa kanilang mga buhay. Lord, i-bless niyo po lahat kami, maging ang inyong lingkod, maging ang church na ito, Lord, maging kanyang pamilya, Lord, ang bawat pamilya, Lord, sa inyong panan, Lord, ngayon, sa church na ito, Lord, i-bless niyo po, Lord, sa inyo po lahat, Lord, ng kapurian, kaluwalhatian. Pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen.